thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Lakson na. Happy birthday. Mabuhay ang Senior Michael Province of Cavite. Mga bagong tropa po na to. Sa mga taga saan po kayo? Mga bagong grupo pala to. Ang ganda pa naman ng uniform nyo. May-ari ng Pure Gold. May-ari ng Pure Gold. Asan na yung founder ng nagagawa ng uniform? Asan na yung mga bagong dayo pala to. Mga big time to, mga Ayala Boys. Ito nga big time. Ito mga... Wala pang ano? Oh! Bago din to? Blackstone. Bro, may ano dito. Yan, happy birthday. Mamaya, pagkakano, may collection ng 20-20. Oo, wala, mamaya, may collection pa na mamaya. At mga uniform ng mga bagong bisita natin, sir. Morning. Kasi pati ikaw na may utak. Parang sa... Bumaba ka pala yung Blackstone ngayon, ah. Ay, sir, doon. Good morning, sir. Hindi yan naman hinahalo, eh. Nainan ko pala ng pulot, eh. Hindi yan naman hinahalo, kaya hindi tumatamis, eh. Ano, parang medyo pausa mo yung kanina. Katatapos lang concert. Kaya hindi pa guma... Wala pa. Mic test, hello. Sandito po. Ha? Ayun, ayun na. Brotherhood, para si Andres. Si Andres Boniface. Yan, paglabas. Paglabas sa short ka. Ano masasabi mo? Ito yung pinaka-founder ng Blackstone. Hindi, founder to eh. Wala na kong lang masasabi kasi baka magalit na naman sa akin si Elme. Paano tayo makapag-ride ng maayos at may prepare ka na lang, Sir Rod. At tapos i-update ko kayo sa ating SEC registration. Ang susunod doon, sino pa, ano pa ba yung susunod sa atin, Sir Rod, sa agenda? Good morning, good morning. Good morning. Ayan. Sana masaya tayong lahat, parate. Okay. So bago tayo manalangin, mayroon akong isi-share sa inyo na isang kwento tungkol sa isang atleta, no? Siya yung pinaka-main character ng, kung napanood nyo yung The Rookie. The Rookie. Ano bang ibig sabihin ng rookie? Ayun, yes, baguhan. Ano pa? May iba pang meaning? Newcomer o mga bata. Okay. So maganda yung kwento nito ni Jimmy Morris. Isang ano siya, pitcher sa baseball sa Amerika. So magaling siya. Kaya lang na yung pangarap niyang papunta na siya sa Major League ay naputol o nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, na injured siya. Nagkaroon siya ng ano, ng injury sa tuhod. So, hindi na siya makapuwersang bumato, no? So, nakalipas ng mga ilang araw, na-postrate siya at nag-coach na lang siya sa isang high school sa Amerika. So, habang nagko-coach siya, yung mga bata, nakikita yung personality niya.
no, na naakit at nagiging mahusay na atleta dahil sa kanyang encouragement, yung experience niya, binahagi niya sa mga bata. So, ano ang ano natin dito? Mapupulot sa kanya. Hindi siya nag-give up. Yung mga player niya, sinabi sa kanya, "Coach, kaya mo pa, kaya bumalik sa ano sa professional league o mag-baseball ka uli." So, at the age of 35, bumalik siya at nakuha uli siyang player. So, siya yung pinakano, no? Oldest rookie. Sabi nga, baguhan, di ba? Sabi nga, ang rookie, baguhan, pero siya the oldest rookie. So, anong meron siya? Unang-una, rookies have passion. Passion. Yung tayo, may passion tayo sa bike, no? Meron tayo yung, kahit na mahirap, napapagod tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo nagbabike, di ba? Di ba, mga Kuya Mark, di ba? Kahit na yung sinasabi na, nako, nabudol ako ah. Ayun palang patag. Puro ano, puro pa. So, yes. Babatagin. Hindi siya tumitigil, no? Ano pa? Rookies have belief. Meron siyang paniniwala na kaya. Sabi nga sa Luke chapter 18 verse 27, Jesus said, "What is impossible with men is possible with God." Napakaganda, di ba? Imposible sa atin. Sabi nga, ako, may edad na nang mahilig sa pagbabike. Pero nakita ko, merong advantage. Merong magandang nakuha ko sa pagbabike. Unang-una, marami akong nakakilala, mga kaibigan. Isa pa, na busy ako. Kahit na nag-referee ako, hindi na ako nagtuturo, nag-referee. Yung isa pang ano ko ay passion ko, yung pagbabike. No? Kahit na hindi tayo parating araw-araw nagbabike. Kasi marami din akong inaasikaso. So, ando doon, ano? Ando doon yun. Ano pa? Number three, rookies have humility. Diba si Jimmy Morris? Meron siyang kababaang loob, humility. Inamin niya na, gratitude. Nagpapasalamat tayo sa anuman ang nangyayari sa ating buhay. Maging maganda, maging mahirap, ay pinapasalamatan natin. Dahil may purpose ang Panginoon. Yung mga problema ko minsan, ginagamit ang Panginoon yan para tayo matuwid. Di ba? Sa bakit nagkaroon tayo ng problema ganito? Sa grupo. Dahil gusto ng Panginoon na bawat isa sa atin ay maging leader. Na hindi kakayanin ng iilan lang itong grupo natin. Kailangan merong tayong tutulungan natin, no? I-boost natin yung confidence ng bawat isa. Then, last, rookies have intensity. Yan, intensity, sabi dun ay parang parati tayong nananabik na makapag-ride. Kung hindi natin kaya masyado ma-long ride, ay kinusunusubukan natin, nagpe-prepare tayo sa ating katawan para maging malakas. Okay? So, yan lang po mga kapatid, tayo manalangin. Ama naming Diyos, muli nagpapasalamat po kami sa kagandahang loob na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat, Ama, sa bawat isa na narito. Alam niyo po, Panginoon, ang aming pong puso't isipan. Nawa, Panginoon, ikaw po ang magtuwid sa amin. Nawa, Panginoon, gigisin mo kami ng iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Ama, sa mga salita mo na nahayag sa umagang ito. At pinapasalamatan din namin, Panginoon, ang mga blessings, ang mga may birthday, mga karawan. Salamat sa buhay ng bawat isa. Bigyan mo pa kami, Panginoon, ng mahabang buhay upang lalo pa naming ma-enjoy ang pagra-ride. Salamat, Ama, sa mga kapatiran na narito na patuloy na nagmamahal sa grupo. Basbasan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang pamunuan ng Senior Bikers Province of Cavite, na nawa ay makita, Panginoon, sa amin ang tunay na katauhan mo, ang pag-ibig, ang pagtutulungan, at higit sa lahat ang malasakit sa bawat isa. Ang lahat ng ito, Ama, ay amin pong ipinalalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Pangsukristo at aming tagapagligtas. Amen. Kasamang Rod, ano, na parang encouragement sa lahat sa atin. Ngayon naman po ang talakayin ko ngayon sa umagang ito, yung kilala nyo siguro
yung a man na full of wisdom, ano, ever lived. Kilala nyo ba yon? Yung pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. At iyan po ay si Solomon. Yon, kung nakilala po natin. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay kinuha ko po sa Ecclesiastes or Mangangaral, chapter 3, verses 12 to 13. Dalawang verses lang po. Mabilis lang po yung pag-uusapan natin. Ang sabi po rito ay, alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpaligaya, magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya ay nabubuhay. Verse 13, alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao ay kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. So ano po ang context nito? Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay kung paano yung pong maging happy sa buhay. Ayan. So tayo po ay manalangin panandali. O Diyos, salamat po ng marami sa umagang ito na once again, you gather us in this place at kami po, Diyos, ay iyong binigyan ng kasiyahan habang kami ay nagbabike. Lord, nagkakaisa po kami sa lugar na ito upang ikaw ay itaas sa aming kalagitnaan. At naniniwala kami na lahat ng aming ginagawa, ito ay nanggagaling sa aming mga puso. And we enjoy, Lord, Vikings. Salamat, salamat po sa araw na ito at ikaw ang maitaas namin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Tayo maging maligaya. Hindi po rito binabanggit na ang buhay, hindi mo kailangan maging mayaman. Kung tayo ay nagkakaisa, ay masaya pa rin tayo. Tama po ba yun? Kasi po, hindi tayo magkakaisa. Hindi tayo magiging maligaya kung ang puso natin ay may galit. Kung may dumi. Yes. Ay, kaya po, kung may kasamahan tayo rito na meron pang tampo, ay alisin na po natin. Dahil hindi tayo masaya. Yes, tama yun sinabi niya, di ba? Hindi tayo magiging masaya kung ikaw ay may tampo at kasama mo yung nakikita mong, di ba no? Alam po ba ninyo, wala po sa itsura yung pagmamahal. Kahit ano itsura niyan, kaya nating mahalin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So we enjoy Vikings, we love each other, at alam natin na hindi tayo mag-enjoy kung meron tayong daladala sa ating puso. Yan. So kaya po sa umagang ito, ito lang po ang may share ko kasi nag-share na po si Carod. At salamat sa bawat isa, mag-enjoy po tayo and mainit na po ang panahon. At pag-uwi natin ay pag-ingatan tayo. So tayo po ay kakain pa, di ba? Before we leave, kailangan pakainin tayo ni Ma'am Minchi. Okay. Okay, tayo po ay manalangin at magsara sa ating pong maikling exhortation. Heavenly Father, thank you Lord for this wonderful day that you've given us. We believe Lord na we enjoy Vikings. At nag-enjoy po kami habang kami tumatakbo sa karsada. May kasama man po kami o wala, subalit ikaw ang aming kasama. Kaya o Diyos, ang bawat isa ay pag-ingatan mo sa aming pong pagbibisikleta, saan man po kami mapunta, saan man, ano man po ang aming gagawin sa buong araw na ito, ikaw ay aming makasama. Be with us, Lord. Keep us in your protection and care throughout the day. Salamat, salamat po at sa iyo ang papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hap, hap! Yan, buhay na buhay. O, ah, diba? Pag wala si mami, walang hep, hep. Magandang umaga po sa atin lahat. Pinagpala ba kayo ng Panginoon sa mga oras na to? Yes! Amen. Dadagdagan ko lang po yung sinabi ni Pastor na kailangan natin magpatawad sa ating kapwa. Hindi naman tayo perpekto eh, di ba? Wala naman perpekto. Nasa laman pa kasi tayo. Nasa laman pa tayo, kaya po pwede pa rin tayong magkasala.
Pero hangga't maaari, iwasan po natin magkasala. Tulad ko, as a senior, as a leader, hindi naman po pwede kasi na yung todo pasa lang yung lahat na naririnig mo eh. Lalo na kung may naririnig ka o nababasa ka na talagang parang dinadown ka na. Kasi meron pong pagkakataon na meron din akong kahinaan. Kaya kailangan ko na ang bawat isa sa inyo yung magbigay sa akin ng encouragement, yan, suporta. Alam ko na ipinagpe-pray nyo rin ako na mapagtagumpayan ko ang lahat ng ito hanggang sa matapos ang term ng inyong presidente, no? Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi andyan pa rin kayo patuloy na sumusuporta sa aming mag-asawa. Patuloy na sumusuporta sa bawat isa. Patuloy na sumusuporta sa SBPC. Kaya mabuhay tayong lahat. Mabuhay! Yan. Kaya maraming salamat sa inyo. Siguro hindi ko nababanggitin kung ano man yung mga nangyayari pa dahil andyan naman yung ating sergeant at arms di ba? Sa SBPC, kaya, dapat? Yes, okay, di ba? Ayan. Kaya maraming salamat sa inyo at isang magandang umaga sa ating lahat. To God be all the glory! Hip, hip! Yes! Bolos mahaba pa kayo, Pastor Ren, ha? Good morning sa mga ka-SBP. Share ko lang ang mga nangyari sa hindi pagkakaunawaan at hindi na humantong sa pagtanggal or LTG. Ang problema dapat pag-usapan at isangguni sa grievance committee. Siguro naman updated kayo sa SBPGC. About sa pag-post ni Boy Giling. Updated ba kayo? Oo. Ako hindi. Meron ako masasabi dyan. Oo. Kasi, doon sa picture na pinost ni Sir George, nadamay si Sir George, tsaka yung mga matatanda. Wala silang kaalam-alam. Nag-comment pala si Boy Giling doon. Ang sabi niya sa akin, wala naman ako binanggit na pangalan. Wala kang binanggit na pangalan, pero ang address mo dun pa rin. Sabi ko sa kanya. Hindi ako nagkulang ng paalala, huwag kang mag-comment. Ayan. Ang sa akin, dapat maging maayos tayo makipag-usap or pakikipag-usap sa kapwa natin. Kahit officer ka o member, maging polite po tayo. Alam niyo naman ng mga senior, talo pa ang nagmumurang kamyas. Kaya iwasan na yung pag-post-post sa mga GC natin. Ha? Tatatabunan lang yung mga importanteng mga ano natin eh. Katulad yan, kakanta pa kayo. Lahat ng lahi ninyo, ilalagay ninyo. Tama ba yun? Di dapat, SBPC, history of the family, dapat. Yan, senaryo. Natatabunan yung topic eh. Oh, sa akin palagay, para matapos itong usapan, mag-usap na lang sila. Ngayon, kausap ko kanina si Boy Giling. Sabi niya, parating mo na lang kay Ma'am Yinsi na sorry. Sabi ko, hindi. Iba yung magkakaharap kayo. I care for you. Ha? Naniniwala ba kayo? Oh, ang sorry means, ingat ka. Di ba? Ganun ang sorry. Kaya hanggat maaari sabi ko sa kanya, nakita man kayo, mag-usap kayong dalawa, heart to heart, hindi yung ganyan. Kararating, hindi yun. Sabi ko sa kanya kanina. Kaya, kalimutan na natin yan, para matapos ng issue. Wala rin tayong ibang pupuntahan, kundi sa Vermosa, makikita-kita pa rin tayo. Kaya, mawawalan tayo ng peace of mind, mag-move on na tayo. Ha?
Mahirap ang may kagalit. Oh, lalo na senior ka. Tatanimin mo yan. Masaya ba kayo natutulog meron kayong kagalit? Oo, tapos oh, hindi ka mahihimlang yan. Oh, kaya nga. Pamumutig ka pa. Kaya nga, need, kaya nga, ito nga, sabi ko nga, need mo magpaliwanag. Sa mga post mo, magpatawaran tayo, maging mapagkumbaba sa kapwa para masabi ng mga tao na karespe-respeto ang SBPC. Yes! Hindi yung katulad niyan, pag nakatalikod, si ganito, si ganito. Ayan ang sinasabi, yung politics, oh, hindi ganyan. Bakit ka pa naging senior kung masyado kang marites? Nasasayang lang yung inumpisahan natin. Ha? Oh, tsaka yung sakripisyo natin. Papunta na tayo sa goal natin eh. Ha? Kaya kung pwede lang, ayusin natin itong gulo. Pag may makita kayong post, wag nang gapungan, wag nang susulan para di na lumaki ang gulo. Lahat tayo dito mga professional. Ha? Professional bikers. Yeah. Lahat tayo dito mga professional. Kaya hindi mo pwede pag malaki yung mga natapos mo. Ha? Correct. Oh. Ngayon, sa akin lang, kung halimbawa ganyan ang ginawa ni Baygiling, kung siya mismo ang maglilip sa group o ano, papatawarin natin kung siya babalik man. Ang sa akin lang eh yung ano niya, yung tawag dito, disciplinary action niya eh yung ano, yung sanction, di ba, Kaberni? Yung bawal siya mag-post, bawal siya mag-comment, kailangan manahimik siya. Kung mananatili siya sa grupo. Ngayon, kung siya na mismo ang maglilip sa group, why not? Basta manahimik na lang siya. Nandito pa rin tayo, kaibigan natin siya, tanggap pa rin natin siya. Welcome pa rin siya. Kaya sana naman, ingatan nyo yung mag-post-post kayo ng hindi importante. Ha? Yun lang po, ta. Maraming salamat po. Rest lang tayo ng konti, then balik tayo ng Sariaya. Sa baryo namin, hindi sa bayan. Bali sa baba po, malapit po kayo sa dagat. Yung gustong maligo sa dagat, pwede po. Then, dalangin din natin na yung mga ano nila, pamilya nila na dadat na natin. No? Chaong, at saka sa kay Sir sa Sariaya. Okay, so ako po ay mayroon first aid, no? So dadali natin. Pero kung kayo po meron din, maganda yung magdala din. Yung mga opo, kahit na yung pang okay. Kay Ruel, saan tawag ka? Lucena. Sabay na kami mananaginip. Mananaginip kami. Susulpot na lang kami ron. Ay, ano sinasabi sa inyo? Hep hep. Ano po ang dapat gagawin kapag may nakatayo dito na nagsasalita? Yun. Okay. Ganito po. Di ba, meron kayong ride na pangmalayuan, ano? Siyempre, kami mga babae, gusto rin naman namin makasama kayo. Pero hindi po kami nakabike. Ha? Patbike. Hindi katulad ni si Lexi, si Jobs, mga malalakas yan eh. Ha, diba? Ngayon po, pwede po ba kami mga babae at ibang ilang lalaki, hindi naman lahat kasi ng mga lalaki, ano yan eh, malalakas pumadyak yan eh, diba? Kapain din natin yung mga mahihina din. Gusto nyo ba kami mga kasama kapag kami may dalang sasakyan? Pero doon sa sasakyan, magdadala po kami ng mga pagkain. Okay pa sa inyo? Okay lang po ba sa inyo yan? Okay, okay sa inyo, pero oh. Sandali. Wow, ah. Kung pa pwede po sana, kami mga babae, sasakay doon sa four wheels, tapos
siyempre magdadala ng mga pagkain niyan, tubig, kung ano yung po pwedeng dalhin. Kung meron kayong dalang tent, pwede din isa kayo doon. Yung mga damit niyo na po pwedeng ilagay, pwede din. Dahil overnight tayo, di ba? Willing ba ang bawat isa na magbigay ng panggasolina? Yes! Yes! Ha? Yes! Willing ba? Yes! Willing ba? Yes! Yan, narinig mo, Blackstone! Yes! Ah, kasi may meron pong ano, meron pong mga mamaya may sombrero doon, yo. Panggasolina. Ah. Mamaya, hindi ka panggasolina. Kasi mas masaya kung sama-sama, walang iwanan. Okay ba? Yan. Kaya kami maghahanda na kami mga babae kung ano man yung ipababaon namin sa inyo. Okay ba, kababat, hindi ka pwedeng maging driver. Piloto, pwede. Ha? Okay. Tsaka isa pa pa, meron po kaming ipopromote sa inyo. Blackstone, tayo po kayo dito. Magkukomit ako kung sasama ako. Pero definitely, baka ako yung sa likod. Para may alalay sa likod. Narinig niyo ba sinabi ni Kuya Bernie? Ayan, sinasabi ko sa inyo. Okay. Yung nasa likod na yun. Kung isa lang isa sa iyan, dapat nasa likod talaga siya. Ulitin ko ang sinabi ni Kuya Bernie. Kailangan daw dalawa ang supporting vehicle natin. Isa sa harapan at isa sa likod. Para in case na magkaroon na aberya, alin sa dalawa ang po pwedeng niyong gamitin sa sakyan? Meron ba? Di pa ako sure pa, Mingsi. Pero, oh, sige po, sige. Pero yung po sa Blackstone, okay na, meron na isa. Ngayon, ito po, pinopromote po namin itong t-shirt ng Blackstone. Ito po, kaya po tinawag na Blackstone to, hindi po ito grupo, ha, na ibang pangalan ng SBP. Kinaklaro ko lang po, sila po, si Marvin ang siyang admin ng GC na to. Yung samahan lang nila kasi sila mga close friends silang lahat. Yeah. Nagtayo sila ng GC nila, yan ang ipinangalan, Blackstone. Ngayon si Marvin nagtanong sa akin, Mami, po pwede ba kaming gumawa ng t-shirt na nakalagay ay Blackstone? Pero meron logo sa likod ng SBPC. Sabi ko, why not? Maganda naman. Kaya ako, nagpagawa din ng isa. At si Sir Del, si Kuya Janjan, pinagpagawa ko rin. Ngayon, kumbaga, ito po ay magiging parang kagaya nung kay Sir Del na suot na parang pamalit. Kasi kung araw-araw, nasa Bermosa tayo, araw-araw, nagpapalit tayo ng uniform natin. Labas suot, madaling maluma. Ngayon, ito po ay yung parang additional lang na pampalit. Pero ang mangyayari po niyan, itong Blackstone, aalisin po yung Blackstone, gagawin po yung SBPC. Pampalit lang, pampalit. SBPC ang gagawin po natin, hindi po yung Blackstone. Congratulations, ay pinost ko po sa inyo yung update sa ating GC. Kung hindi po natabunan yon, nakita nyo na po yon. Na ang ating pong secreg ay on the go na, nasa loob na ng... Nasa sec na. Bali ang... Nando po yung 15 incorporators natin at saka ang ating treasurer, si Sanlop, sa listahan. Ang ating pong logbook ay kasamang babayaran natin para sa certificate paglabas sabay. Sa logbook po natin, doon natin i-re-register, yun po ay ipapasok sa website ng SBPC na nasa SEC. Sige po, ating pong ilayhan. Anong pangalan? Jan Joshua. Jan Joshua, JJ. Jan. Sige po, pag-pray natin si Jan. O Diyos, salamat ng marami sa umagang ito. Na kami po ay nakikiisa sa celebration ni Jan sa kanya pong kaarawan. At ang aming pong dalangin, nagkakaisa rin po kami na marami pang taon ang idagdag mo sa kanyang buhay. Gamitin mo po ang buhay na ito sa isa pong inspirasyon ng kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang
mga magulang, at patuloy o Diyos na ikaw ang laging sumama sa batang ito. Lord, we are so grateful and thankful for your favor sa kanyang sambahayan, sa kanyang pamilya. Hindi po namin alam ang kanya pong sitwasyon, but I believe na siya ay mahal mo. At patuloy na ang pangangalaga ay iyong isas ibibigay sa kanyang buhay, O God. Maraming maraming salamat po sa buhay ng batang ito, at patuloy na ang dalangin po namin ang iyong pagmamahal ay gawad mo po sa kanya. Gayun din po, O Diyos, sa kanyang buong sambahayan. Lord, I also pray for the food we shall about to partake. Gawin mo po itong lakas ng aming katawan lupa at pagpalain mo po ng aming buhay. Habang kami nagbabike at habang kami nagkakaisa sa pagbibisikleta. Father, we thank you and we praise you. In Jesus' name, amen. 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 Isang bagsak, ha? 2, 3! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, blood of Edel. Yeah! Pasa-pasa. Oh, pasa-pasa. Mukhang may pinaparinggan pa, mukhang papadagdag pa. Kulang nga tayo kinante. Sayo ang inom. Magandang umaga po ulit sa inyo. Dito naman kami natatapos lang ng aming meet greet, coffee chat sa general meeting ng SBPC, ang Senior Bikers Province of Cavite. Every Wednesday po ito. Kung kayo po ay available ng Wednesday, nandito lang po ang SBPC sa tent ni Chok sa Bermosa Bike Trail. Kaya join na po kayo sa amin dito. Wala pong mawawala sa inyo. Marami pong madadagdag sa inyong buhay pagkakasama kami. Kaya sana po next Wednesday, lalo-lalo po sa aming mga member ng SBPC, dito lang po tayo sa tent ni Chok sa Bermosa Bike Trail. Kaya salamat po sa inyo. Salamat po sa lahat ang umaten. Kami po ay 50 people dito sa Bermosa na umatin ng meeting namin sa araw na ito. Salamat po sa bawat isa. Napag-usapan po namin ang ride sa Atimunan, napagplanuhan ng maayos, at ganun din po na ipaliwanag ang mga konting suliranin ng grupo na maaaring maayos. Kaya salamat po sa inyo lahat. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa amin pong vlogger na si Sunlop TV, subscribe na po kayo para hindi niyo po ma-miss ang mga magagandang vlog ng aming pong vlogger na si Sanlo. Subscribe, like, share, comments down below, and notify the bell para sigurado mapapanood niyo to. God bless everyone! Thank you!